Yo, what's up sa inyong mga Talifin? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, dumating na yung mga bago nating isda. At ito sila. Ayan. So medyo na late nga tayo kasi nasa nauhan tayo, gumagawa ng ibang activities. And hindi ko na malayo naman nga pala tayong shipment sa dami nating ginagawa. So ito, ang dumating sa ating mga isda. So ito guys, turuan ko kayo ng isa pang technique. Kasi dati may binibili akong gamot sa isda. So, ang ginagawa ko, meron tayo isang lagayan. May net. Tapos, lalagyan ko siya ng gamot. Dati may nilalagyan akong gamot, pero ngayon nakalimutan ko na kung anong pangalan. So, ang gagawin nating alternative ay itong salt. So, bago natin ilagay yung mga isda natin dito sa ating mga aquarium, ang gagawin muna natin sa kanila ay isosalt bath natin. So, bakit nga ba natin isosalt bath? Kasi guys, ang asin, napakaganda niyan sa isda natin. Ba't ano bang benefits na asin? So, nagpapakapal yan ng slime coat. Kung hindi nyo alam yung slime coat, guys, yung slime coat, ayan yung madulas sa katawan ng mga isda natin. So, pag meron silang slime coat, pag madulas yung kaliskis nila, yung mga parasite, dudulas lang. Hindi kakapit sa kanila. So, mas maganda, mas makapal yung slime coat. So, malalaman mo ang isda na sobrang healthy niyan kapag madulas. Okay, pag madulas siya, makapal yung kanyang slime coat. So, yun yung maganda sa isda natin. So, syempre, tapos, namamatay yung inner and outer parasite kung meron man. At syempre, nakakapagpakalma yung salt sa kanila. So, ang gagawin natin guys, high dosage tayo ng rock salt dito, pero hindi natin sila ibababad ng matagalan. Deep lang. So, kumbaga, pag nilagay natin dyan, so mga 30 seconds, tapos na, lagay sa aquarium. Kasi huwag nyong sobran. Kasi nakakamatay din pag sobrang rock salt. Ang isa dyan ay nagkakasal ng salt burn. Okay? Yung napapaso sila sa sobrang alat na. Kaya huwag nyo kayo, na kayo magsasobra. Kung mag-rock salt kayo, ako mag-rock salt or tawag ito, rock salt tuloy, salt bath, mabilisan lang. At syempre, ang gagamitin nyo guys ay rock salt. Huwag kayong gagamit ng ibang asin. Especially yung iodized. Kasi may chemicals na yun. Pwede kayong gumamit ng ito, rock salt o kaya yung pang-aquarium talaga na asin. So okay guys, simulan natin. So ang dosage ko, kalahati na ito sa ganito karaming tubig. Ano? So hintayin lang natin matunaw to bago tayo magsalpak ng isda dito. So ayan guys, ganyan lang kadami. Tapos yung konti, lalagay na natin dito. Yeah, lagyan natin. Mas maganda guys, tunawin nyo. Ito kasi mga isda ko, sanay na yung sa mga ganyan. Maglalagay ka din tayo ng pakonti-konti dito. Nagdag protection niya sa ating mga isda, ang rock salt. Yeah. So yun guys, ang ating unang mga isda ay itong mga ranchu. So nakababad lang sila dito ng mga ilang segundo lang. Yeah. So pagkatapos ng video natin, ibabalik na natin sila dun sa kanyang lagayan sa taas. So, ayan kung mapapasin nyo guys, may mga damage. Yan. So, naglagay tayo ng asin, kahit papano, ma-cure ng kaunti itong mga rancho natin. Okay? So, naglagay na pala tayo guys dito ng heater. Ayan. Okay? Para ma-maintain yung tamang init. Ano? Para sa mga rancho natin. So ito guys, condition na to. Okay, marami ng filters na nakabukas dito. At yung tubig ayos na ayos na. Na-fix na natin yan. Tapos yung heater natin, automatic yan. Once na nag-drop sa ganito kalamig, mag-automatic yung magbubukas para ma-maintain yung temperature na sinet natin. So ayan guys sila. Ilagay na natin sila sa kanyang aquarium. So ay guys, tara, lagay na natin sila. Opya. Yeah. Yeah. Guys,
Medyo nag-a-adjust pa sila, pero bukas, sana maging okay sila. Meron tayong heater, may filter tayo, may aeration. Ayan, lahat-lahat na. Meron tayong mga tigakuto, mga angelfish. Sa mga di nakakalam dyan, guys, pwede kayo maglagay ng angelfish kasama ng inyong goldfish para if ever may parasite yung goldfish nyo, ay kakainin ng mga angelfish nyo. So, ayan sila. So, ito naman, guys, ang sumunod. Ang ating hammerhead. Ayan. Hammerhead shark. Or paroon shark. Ayan. Ayan sila. Ito, may malaki tayo dito, guys. So, ayos naman. Walang casualties. Ayos-ayos. At itong salt bath na ginagawa natin is mas makakatulong sa kanila na mas kumalma pa at makapag-adjust. Ano? Tapos, syempre, if ever na may sugat sila, mas mabilis na gagaling dahil nalagyan na ng asin. Mas mabilis matutuyo. Ano, kahit nasa ilalim sa ng tubig. Ayan. So, yun guys, lagyan natin sila dito. Maraming na-stuck sa net. So, ayan sila guys. Oh. Ito may isang malaki. So, ito naman yung ating mga white or silver mollies. Ayan. Gaganda ng size, guys. Solid na solid yung size nila. Ayan. So, ito, nagsasalt bath din sila para ganado. Ano? So, ito guys, ang ating mga platinum. Yeah, platinum cheetah na mga mollies. Yeah, nagaganda ng kondisyon. At syempre, naka salt bath din tong mga to. Yeah. Para maano sila guys, kumalma, ma-relax, makapag-adjust. Kung may sugat man sila, makaka-heal. Ano? Makukure yung sugat nila. Yan. So, ito naman guys, yung ating mga janitor fish. Ayan. Naka-salt bath din sila. At ito guys, ilalagay natin to sa iba't ibang aquarium natin. Kasi, para meron tayo makatigalinis. Ayan. Lagyan natin bawat aquarium natin ng mga janitor fish para meron tayong tagalinis. Katulad ng sinabi ko sa last video natin na kailangan natin ng mga janitor fish din. Yung maliliit lang para masipag-sipag pa. Kasi pag medyo lumaki na, at ayun guys, meron tayong inahabol. So, pag ganyan guys, pwedeng sinyalis yan ng breeding. Okay? Pag inahabol ng male, tignan natin yung ano niya. Kasi mukhang malaki-laki nga ang katawan na itong babaeng to. So mukhang nagbe-breed na nga. Tignan natin. Ayan. We will see guys. Makapag-breed tayo ulit. Dati nakapag-breed na ako ng goldfish. Susubukan natin ulit guys mag-breed. So ito guys, meron tayong mga breeder size na mga orange na molly. Ayan, kaganda ng size. Okay. So dito natin ilalagay ito. Ay, may laman na pala, nalagyan ko nga pala ito. Sige, lagyan na natin ito. Grabe guys, lalaki na itong mga ito. Yan, mayroon tayo itong casualty. Pero isa lang naman, guys. Sana di sila magtalunan. Maganda guys, nalaki. So ito guys, ang panghuli nating isda. I-acclimate. I mean, so salt bath, ayan, meron tayong mga casualties dito, apat na.
So, lagyan na natin itong mga ito. Ayos. So, yan. Sana makapag-adjust sila ng ayos dito. So, yun guys. Okay na. Tapos na. Tayo yung ating mga goldfish. So, kung mapapansin nyo guys, even sila makarecover, ano? Sa gitna na agad sila lumalangoy. So, konti na lang yan sa ilalim. Ibig sabihin yan, okay. Kasi pinaglalagyan natin, guys, may heater na yan, dalawa na ang filter niyan, top filter, dalawa na yung, three na yung top filter niyan, at dalawa na rin yung sponge filter niyan. So, yan, di ko lang alam kung hindi pa ba yung makaka-recover dyan. Sa dami ng nakasalpak dyan, ayan. Heater pa. So, sa ibang isda natin, goods na goods, ayan. Ito naman guys, naka-ano to? Naka-sump. Yun, namatay yung ilaw. So, naka-sump yan. Tapos, sa mga mall, sama natin dito guys. Naka-sponge filter naman yan sila. Yan, ang ating mga mollies. Tapos, subunkin natin mga hammerhead, pleco, mga rancho natin. So, yan guys, bibigyan ko guys kayo ng update pag na-setup na natin or pag may pagbabago dito. Ito, naglagay ako dito ng mga white mollies, iilan lang. Dahil nagandaan ako eh. Maganda talaga pag sobrang daming white mollies. Yan. Pambasag lang ng kulay. So, napaka-colorful nating mga glotetra. Binisin natin yan. Yan, punong-puno tayo guys. Wala nang mapaglagay ng mga ilaw natin. Sa dulo guys, meron pa. So, yun lang guys. Dito na magkatapos itong video na to. At sana nag-enjoy kayo. Bigyan ko lang kayo ng mga update. Ano? Dito guys, bibreed natin itong mga solid na mga ranchong gaganda. Parang ayaw ko talagang i-out to. Dito to i-out. Pero kasama natin siya sa posting para malaman nyo kung ano yung mga dumating dito sa shop. Tayo mag-breed nito. Kasi nagpapakita na siya ng breeding behavior. So, subaybayan nyo ako guys. Mag-breed tayo, hand breeding or hand breeding or natural breeding. So, yun lang guys. Ito mo natapos ng video na ito. At sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like and follow my page sa Facebook, Tanikin Species. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. So, mga gusto mong pa-shoutout dyan guys, comment down below lang. Mag-shoutout na tayo. Nakakalimutan ko pero ngayon, lagi na maalala. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. Happy fish keeping sa inyo. Keep safe and God bless. Babush! Bye!